What's up? Welcome back to my channel, Automatic Work. So, nandito na naman po kayo dahil meron kayong gustong matutunan. So, ang ituturo po natin ngayon sa ating basic tutorial is yung auto-electrical ng ating signal light. So, pasensya kayo sa ano, medyo blurred yung ating video. Gawa ng gabi ako nagbibideo. So, ang ilaw ko, yung ilaw lang po sa taas, yun lang po. Okay? So, pasensya po kayo mga sir. So, ang topic natin ngayon is yung signal light. So, napakaraming nag-request paano daw pagganahin, paano gawin, paano i-troubleshoot. Sige, kulang kasi yung binigay ko na tutorial nung una sa auto-electrical, sa basic lang, sa mga accessories natin, lightnings, ganun. So, ngayon, idadagdag ko siya. So, ganito po mga sir, naghahanda ulit ako ng ating, para sa ating pinaka-chalkboard. Okay, ito lang po, calendar, wala po tayong pambili pa. Yon, so wala tayong pambili, ito lang po muna, kalinda. Yon, so pasensya na kayo sa nabili nating ano. Ang ating chalkboard napaka-pangit lang. So okay lang 'yan. So pagtiyagaan na lang natin mga master. So sa signal light, madali lang naman. Okay? So do-drawing na tayo ng pwedeng pag-umpisahan, okay? So ang unahin muna natin is yung ilaw. Ito po yung ilaw, okay? Ilaw sa harap. Ito po yung ilaw sa likod. Okay. Yan. Tapos, ito po yung sa likod din. Yan. Tapos, ito po yung sa harap. Yan. Ito yung left. Ito yung right. Okay. Ito yung left. Ito yung right. Alright. Tapos, lagyan na kaagad natin sila ng ground. Okay. Yung mga ground na yan, is yung body ground po yan, mga sir. So, lahat po yan may body ground. Pag wala kasing body ground yan, hindi po ilaw yung gagawing accessories na sasakyan. Kahit anong sasakyan, basta walang body ground. Hindi po gagana yan. Okay? So, ito, ilaw. Okay? So, dahil magkasama na po mga master yung left natin, okay, right natin, yan ang harapan ha, na sasakyan natin. Madini na lang natin. So, ito kasi naka-series na lang yan. Series nyo na lang yan. Magkadugtong lang talaga yan. Magka-series lang yan kahit ano sasakyan, kahit may mga sakit yan, magka-series lang yan. Maliban lang siguro sa Nissan, hindi magkaparehas yan. May sakit yan, magkaiba. Okay? So, dito magkaparehas yan. Right? Kung nakita nyo, right. Left? Left. Tapos, yan ang unahan. Ito yung likuran. Okay? So, ang una natin mga master dyan, bago tayo umakyat, is yung dapat meron tayong battery. Okay? Galing dito, may battery tayo. Yan. Ito yung ground ng battery natin. Ground, ito yung positive. Okay? Bago umakyat, meron po tayong tinatawag na fuse. Okay? Yan. Yan ang nagsusupply ng 12 volts sa ating relay. Fuse. Tapos, pagkakyat natin dyan sa taas, meron po tayong tinatawag na flasher. Ito po yung flasher natin. Yan. Flasher. Relay. So, yung flasher relay natin, is ang ibibigay ko is 3 pins. 1, 2, 3. Okay, ito po yon, yung mga sinuplayan ko na yan, yan po yung sa flasher, yun po yung coil. Okay, yan yung may coil. Ayan, 3 pins yan, magkatapat, kumbaga ganito, lagyan natin ng bilog. Yan, ito yung sinuplayan ko ng positive, ito yung tapat niya, ito yung isa sa gitna. Ito yung sa gitna, ito yung tapat, okay? Dito kayo maglagay ng positive, okay? Tapos doon nyo idugtong yung isa sa switch. Tawag nyo na lang switch yan sa harapan. Okay? Ito na yon. Yan, yan na yon. Okay? So, yan, magkarugtong. Ngayon, mga sir, flasher relay, fuse, battery. So, sariling linya mo na to. Kahit gawin mo na kaagad to, pag natapos mo tong tutorial ko na to, magkakaroon ka na ng signal light mo. So, ito ay na-pending lang to doon sa unang ginawa kong tutorial. Okay? Pagkatapos nyan, meron tayong tinatawag na dalawang switch, which is yung hazard switch at yung tinatawag natin na directional switch. Okay? Pag sinasabing directional switch mga sir, lagay ko na dito, no? So ito yung directional switch natin. So sa kadalasan sakyan, dito yan sa gilid. Okay, dito ko ilagay. Yan, sa gilid natin ilagay. Okay, ilagay ko na kaagad, nakalip na kaagad siya. Tapos yung isa naka-right. Okay? Yan yung directional switch natin. So, yung directional switch natin, naka 3 pins din po yan. 1, 2, 3. Okay? Kita nyo, may switch na tayo. Itong, pag itulak mo to,
ang iilaw yung right, okay? Pag ibaba nyo, ang iilaw yung left, okay? So, sa forma, ito yung left. Kasi binaba niya eh. Pag tinaas niya, dito tatama yung right. Okay, ito yung right. Okay? So, ba, ano yung sa gitna, sir? Ayun sa gitna, yun po yung sinasabing supply na galing dito. Yan, papunta na po yan. Doon. Yan, yan po nasa gitna. Laging magkasama yung tatlo. Left, right, and flasher. Okay? Sa flasher natin mga sir, papunta sa switch, okay na po yan. Ngayon, meron po tayong hazard switch. So, linawin ko lang. Ilalagay ko lang to na maayos. Sa kotse to ha, diagonal switch, directional switch yan. Ngayon, sir, paano po ilaw ang left? Okay, so ito na. Iilaw na yan, kahit gawin mo na mamaya pagkatapos nito. Yan, ilalagay na kaagad natin to sa left. Papunta na kaagad to sa left. Okay, so okay na. Ngayon, ito, dahil right to, tingnan nyo naman, may right, ilalagay na kaagad natin to sa right. Okay, yan ang right. So, pag gagayahin nyo ngayon yan, bibili kayo ng flasher relay na circuit. Ang bibilin nyo na flasher relay is yung circuit. Flasher, lagyan ko lang ng flasher, pangalan, para hindi kayo maligaw. Flasher. So, ito yung fuse natin. Okay? Fuse. Lagi yan may fuse. Baka mag-overload ka, fuse mo ang puputok. Hindi yung buong linya mo, sunog yan. Okay? Dapat may fuse ka, yun yung kahalagahan. Ngayon, pagkatapos nyan, napansin nyo, may left and right. Okay? Pag ibaba mo, left. So, magli-left. Pag itaas mo, magra-right. So, ibig sabihin kasi, ngayon, pag ibaba mo to, ibaba ko. Pag ibaba ko, ang takbo niya, pa ganun. Ibig sabihin, left. Pag itulak ko, ang takbo niya pa ganyan. Ibig sabihin, pa ganyan. Pagka itulak ko pataas, pa ganyan. Tama? Di pupunta siya sa right. Pag ibaba ko, pupunta siya sa left. Okay? Okay na. So ngayon, mga sir, meron na po tayo. Meron na tayong switch to. Lagyan natin ang switch para hindi maligaw yung mga nanonood na gustong magsarili. Magsarili na kayo ha. Hindi po to ano, bold para magsarili kayo dyan. So ngayon, meron ka ng signal left and right, pero wala ka pang hazard. Sir, paano yan? Para magkaroon ng hazard. Okay, ganito. Ang hazard switch is yung ganito yan. Oh, ayan. Lagyan natin ng hazard switch. Okay? Meron tanda na ganyan. Hazard switch yan. Pagka ganyan, tama? Tatlo din po yan. Isa, dalawa, tatlo. Applicable to kahit sa motor. Pwede kayo to. Pwede nyo itong tirahin. Gagana to sa mga motor nyo, mga sir. Okay? Sir, bakit tatlo yan? Okay, tatlo po yan. Bakit? So, yung isa, same scenario lang din yan. Yung isa na yan, pupunta po yan sa ating flasher. So, idugtong ko na dito kasi may wire naman tayo ng flasher dito na para malinis. Yan, oh. Kita nyo, oh. Oh. Yan, yung gitna. Papunta po yan sa flasher. Sa gitna na wire. Ngayon, sir, saan po ito isa? Oh, yung isa, ilagay na po natin diretso sa right. Okay, magkarugtong na sila. Sir, yung isa, matik na yan. Ilagay na lang po natin diretso sa ating left. Okay. So, yun na. May flasher, may ano na tayo. Hazard switch. Okay. Lagyan natin ng hazard switch. Pasensya na kayo sa sulat ko. Napakapangit. Hazard switch. Tapos itim lahat ng ginamit ko. Okay? Ang hazard switch, pag nakataas yan, yung pinaka ano niya, pinaka yan, switch niya, naka-off yan. Okay? Pag yan ay nakababa, nakapindot, naka-on yan. Tama? So, pag nakataas, naka-off yan. Ibig sabihin, walang supply ito. Hindi gagana. Tama? Ito hindi gagana. Kasi naka-open yan sa harapan dito. Okay? Pagka pinindot mo yan, on na yan. Ibig sabihin, pagaganahin niya itong flasher, pagaganahin niya, pag pinindot, pagaganahin niya itong flasher, energize niya. Yung flasher, gagana. Ito, lalabas yan. Kasi magbibigay ng palo yung flasher dito sa dalawang to. Okay? Pwede yan sa motor. Pwede rin yan sa kotse. Ito, flasher, ano din to, switch. Pwede rin to sa motor, di pindot lang eh, di sungkit. Sa kotse, di tulak. Okay? So, ito po yon, yan. Okay na po, yan. Gagana na po ang inyong sasakyan yan. Ngayon, ang magandang flasher, kung bibili kayo, dapat heavy duty na. Circuit, 12 volts. Okay? Yung circuit na 12 volts. Transparent yung pinakahawakan niya, bilog. Okay? Transparent. Ngayon, ang maganda dyan, kaya niyang
handle yung 14 lamps, kaya niyang paganahin. Okay? Kahit mag-excess ka ng tig 7 bumbilya rito, 7 bumbilya dyan, kaya niyang paganahin yan. Okay? Yan po ang kagandahan ng circuit natin. Ngayon mga sir, baka may tanong pa kayo. Okay? Paano po yan sir idugtong sa ilaw natin? Paano to hanapin? Yan. Paano hanapin yan? Okay? So paghanap niyo ng mga master, para mahanap siya, yung mga dulo ng ilaw, okay? Diretso ka na. Kung ayaw mo dun sa may mga sakit, diretsuhin mo na yung ilaw. Sa dulo ka na. Maghanap, mag-cut. Sa dulo na yan. Yan. I-avoid mo na tong mga wiring na to para mawala ka na dyan. Dito na sa dulo. Kasi ang signal tsaka hazard lang naman nakakabit yan eh. Tanggalin mo na yan. Mag-cut ka na kung nahirapan ka. Ito na gawin mo. Diretso mo na siya. Okay? Gawin mo na yan. Yan yung mga supply na yan. Ito, pagputo yung sakit, tanggalin mo na yan. Kasi kung hindi mo matrace, tanggalin mo na kung matagalan ka. Kung hindi ka naman matagalan, power up mo siya ng 12 volts. Okay? Galing sa battery, ipower up mo siya ng 12 volts kung gagana ba. Oops. Pag gumana, pag umilaw to, oy, ito yung left na wire. Yun, yung isa naman, power up mo ng 12 volts. Oops. Pag gumana yan, ibig sabihin, ito yung right na ilaw. So make sure na hindi itim na wire yung tinutusok nyo. Kasi pag itim, negative yun. Kung sa motor naman, green, negative yun. Okay? Puputok yan. Okay? Pero pagka gumamit kayo ng pangsundot, disundot-sundot, hibla lang ang gamitin nyo. Isang pirasong hibla. Kunyari, ito yung wire. Ito yung buo ng wire. Yan, marami. Marami ang buhok-buhok eh. Yan, itong wire. Yung maraming yan, huwag mong gamitin, ipantusok mo dito. Yung isang piraso lang na to. Yan lang itusok para pag parang 5 volt, parang 5 amps lang siya. Para pagka itusok mo sa wire na to na signal, puputok siya pagka hindi siya ang wire na yon, okay? Hindi yan magdudulot ng pinsala. Okay? Pero dito ka lang sa signal, ha? Huwag mong itusok dito kung signal light to, itinusok mo doon sa park light o kung ano-ano, wag. Doon ka lang mismo sa signal light magtusok. Okay? Kung naka 3 pins 'yan sa puwitan ng sasakyan mo, naka 3 pins. Okay? Ganyan ang itsura niyan eh pag sa mga kotse. Ito brake light. Ito park light. Brake light. Ito brake light saka park light magkasama. Ito naman signal light. Ito naman reverse light. Okay? Dito ka magkuha ng wiring. Diyan mo ito trace yung wiring. Madali lang 'yan, dalawa lang oh. Ang lalabas, yung isa na yan, matik na kaagad niyan, ground. Okay? So, yung isa na lang ititrace mo, tusukin mo yung isa. Pag umilaw, good yung bumbilya mo. Good yung ilaw mo. Pero pag hindi umilaw, palitan mo yung bumbilya mo. Okay? So, yan lang po siya kadali mga sir. So, ganun lang. Kasi pag tinusok mo to, gagana na rin yung sa taas. Pag tinusok mo yan, gagana na rin yan. Kasi nakarelay lang yan. Maliban lang sa ibang sasakyan, siguro mga electronics, wag na wag niyo subukan sundutan pag hindi kayo sigurado at hindi nyo alam kung may balik na kuryente. Kung alam nyo naman kung paano itusok, so pwede nyo nang gamitin, pero isang hibla lang ha, yung wire na to, isang hibla lang gamitin mo. Yung marami, tanggalin mo, isa lang ang itusok mo. Tapos dito ka na magbabase kung ano yung ilaw, signal, brake park, brake park, tapos reverse. So dito ka na, kung saan nagkasira-sira dyan, diretso ka na magtusok dyan. Okay? Yan ang tutusukin mo kung saan dyan. Yun lang mga sir. So sana naintindihan nyo yung ating konting paliwanag sa ating signal light. So mag-umpisa po tayo sa battery. Pagkatapos ng battery, meron tayong fuse dito sa taas. Okay? Pagkatapos sa fuse, meron tayong flasher relay. Pagkatapos sa flasher relay, aakyat tayo papunta sa switch. Okay? Sa switch natin, may left and right. Okay? Tapos meron tayong hazard. Okay? Switch. So, sa hazard switch natin, nakatatlong wire din yan. Ang gitna niyan, sigurado, flasher. Tapos, left and right na rin po yung gilid-gilid niyan. So, yun lang. So, salamat sa lahat ng mga nag-request. So, magulo yung area ko. Salamat sa lahat ng nag-request. Ito na po yung signal light natin. Tracing and troubleshoot. So, automatic works. Mabuhay.